Sa mundo ng Battle Realms na kung saan ang Mahika ay nauugnay sa digmaan, lumilitaw ang pinakamataas na figura ng Dark Magic at katiwalian, ang Master Warlock. Tanging ang pinakamakapangyarihang Warlocks lamang ang makakamit ang gayong dakilang kapangyarihan at lakas. Brutal at hindi mapagpatawad, ang Master Warlock ay pinakakinatatakutan ng mga kalaban nito. Samahan mo ko mga Lodi Boss at sumisid tayo sa ilalim ng kaalaman at tuklasin ang lahat ng dapat malaman tungkol sa madilim at masasamang Master Warlock. Ang ipinagbabawal na landas sa pagiging isang Master Warlock ay hindi alam ng marami. Ang Master Warlock ay madalas na sinasabi na ito ang huling anyo ng kadiliman na ipinagkaloob sa Lotus. Kapag ipinahayag ng dalawang Warlock na naabot na nila ang perpektong pag-unawa sa Tree of Corruption, sabay silang papasok sa Warlock's Tower. Walang nakakaalam kung anong kahilahilakbot na karunungan ang ibinibigay doon. Ngunit isang Warlock lang ang maaring lumabas mula sa tower. Ito ay ang Master Warlock. Matalino at makapangyarihan, ang mga Master Warlock ay humahampas ng takot sa kanilang mga kalaban gamit ang kanilang mga lightning bolts. Ang mga lightning bolts na ito ay nagdudulot ng napakalaking explosive damage na may base damage na 27. Ang melee damage na headbash naman ay hindi rin basta-basta dahil malaki rin ang damage nila na 20 cutting damage. Para sa health naman ng Master Warlock, mayroon itong 450 HP na higit pa sa sapat upang tanggapin ang papasok na pinsala. Itinuturing din silang siege type unit. Ibig sabihin, mas marami rin silang nagagawang pinsala sa mga gusali. Katulad ng Warlock, maaring pumili ang Master Warlock mula sa tatlong battle gear na makukuha nila sa pamamagitan ng Three Brothers. Ang bawat brother ay nagbibigay ng kakaibang kakayahan na magagamit nila upang mangibabaw sa bawat labanan. Ang mga battle gear na ito ay Number 1, Soul Fresher. Nakukuha mula kang Brother Lithis, pinahuhusay ng Master Warlock ang kanyang mga pag-atake na maaaring dumaan sa mga kaaway. Magiging magic damage at pinapataas ang base damage nito sa 35. Number 2, Unlife. Nakukuha mula kang Brother Tausil, ang Unlife ay nagre-resurrect ng mga patay na kaalyado. Ito ay hanggat ang mga patay na kaalyado ay nakahimlay pa. Number 3, Ephemeral Corridor. Nakukuha mula kang Brother Sek, ang Master Warlock ay maaring mag-teleport o blink sa malayo. Ang kakayahang ito ay maaring kapaki-pakinabang offensively upang maabutan ang pagtakbo ng mga kaaway palayo dahil mabagal ang paggalaw ng mga Master Warlock, o defensively upang makatakas sa mga papasok na pag-atake mula sa mga kaaway. Bilang isang katakot-takot na person ng kadiliman, ang mga Master Warlock ay nag-aalok ng isang makapangyarihang innate ability. Ito ay Floater. Palaging may kalamangan sa taas ang Master Warlock. Ibig sabihin, ang bawat attacks ng Master Warlocks ay may bonus damage kapag nasa parehong level lang sila ng kanyang mga kalaban. Kapareho ng Warlock, makikinabang lang ang Master Warlock sa isang tech upgrade. Ito ay Isil's Boon. Pinapataas ng 30% ang bilis ng paggalaw ng Master Warlock. Kahit na ito lang ang natatanging upgrade na magagawa nila, napakahalaga ng upgrade na ito dahil mabagal ang paggalaw ng mga unit na ito at ayaw din natin na ang mga Master Warlocks ay mapipilitang umatake ng melee damage. Kung ang video na ito ay nagbibigay sa iyo ng halaga, mangyari po lamang mga Lodi Boss na huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa YouTube algorithm. Masama ngunit malakas at matalino, ang mga Master Warlock ay napaka-resistant sa cutting damage. Kumukuha lamang sila ng 25% mula sa ganitong paraan ng pag-atake. Meron din silang mahusay na resistensya sa blunt damage dahil kumukuha lang sila ng 75% sa ganitong uri ng pinsala. Kahit gaano man sila kalakas, ang mga Master Warlock ay hindi nating masasabing walang kahinaan. Sila ay kilala para sa kanilang kahinaan sa fire damage. Sila ay kumukuha ng isang mabigat na 175% na pinsala sa ganitong paraan ng pag-atake.
Mahina din sila sa explosive damage. Tumatanggap sila ng 150% mula sa pinsalang ito. Para sa iba pang mga uri ng pinsala tulad ng piercing at magic, tumatanggap sila ng 100% damage sa mga pag-ataking ito. Narito ang listahan ng mga unit na banta sa mga Master Warlock. Ang mga ito ay mga unit na humaharap sa fire, explosive, piercing, at magical na pinsala at may disenteng panlaban sa mga explosive na pag-atake. And there you have it, ang Master Warlock, isang nilalang na halos walang kamatayan na nagbibigay takot sa larangan ng digmaan, isang makapangyarihang salamangkero na lampas sa imahinasyon. Isa sila sa pinakanangingibabaw na unit sa mundo ng Battle Realms. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isa na namang malupitang Battle Realms content. Kung nagustuhan mo ang video at nakita mong nakakatulong ito o nakakaaliw, huwag kalimutang mag-like at pag-subscribe na rin. Ipinapaalam nito sa akin na tinatangkilik mo ang content at hinihikayat ako na gumawa pa ng mga video na tulad nito para sa iyo. Ingat and see you in the next video!